gumamit. Yung 9 si Mikoto. Lahat. Kadalas talaga si Mikoto pero life stealer ang kanilang banana. So ursa na ba to ng Talon? Mataas yung What chance. Do you think? Mataas yung chance. Naman din nila yung bahay. Pero parang wala atang draw ranger. Pwede rin yung draw. Diba? Parang pasok din yung draw ranger eh. Kasi long range yung dalawa mong core. Diba, parang pwedeng... Ikaw din, po-position ka. Diba kahapon nga kasi parang Bloodseeker yung naging missing nila eh. So, tingin ko mga melee yan. Kailangan nila ng melee na dadive. Na harap. Para laging padive yung tatlo, tapos yung TA pati NP magkaroon ng pre-hit. Okay, so... yung Ursa nga, pwede. I think wala na Spectre, so... Pakita man isipin kung magbo-void pa sila, yun yung sobrang Faceless greedy. Void? Sobrang greedy niyan. Yung Ursa, okay pa eh. Kahit pa paano, di ba? Nakapaisip ang Talon dito, guys. Kung ano ang kanilang pipiliin. Naga! What do you think, Naga? Puro pang clear yung kalaban mo eh. Mango and Magnus, parang hindi ata bright idea yung pag nagnaga ka pa. Okay! So it's gonna be a carry Templar! First time niya data to, or kung nagawa man nila. One time nga medyo matagal-tagal na. Matagal-tagal na. Sabi ko kasi parang sa 10 beses kung nakita sila nag-TA, 10 beses pa lang nag-TDA si 23. Okay. So, ang ganda rin naman ng pick nung pack dito. Di ba? The counters sa may Pangolier, Phoenix, actually, and Magnus. Parang kung abot ng kumpatagalan, syempre, eventually palugi yung Fnatic dun sa ano ng pack. May pang counter naman, like yung lumilipa, di ba? Yung Wind Waker, alam ko parang yun naman nata yung best pang counter sa pack. So iniisip din pala dito ng Talon na Magnus ano to, no? Carry. Oo. Nasa idea na rin nila. Kasi nagbaban na sila dito mga offlanes. And also, knowing si Gabi, mahilig talaga mag-ganyang hero yan eh. At so, saka parang ang ganda rin ng pack, pag inisip mo alo ah, parang Rubik pa lang yung pinaka-pang-catch nila doon. Oo, kulang sila talaga ng ano rito, catch dito. Eh sila parang isipin ko, pag yung TA nagkaroon ng shard, andaling pumatay. So, i-carry na ba dito yung Magnus? Tapos pipili ba sila dito ng pang-catch dyan sa may pack na yan? Parang yun na at... Ang Doom? Mga ganun? Na pwede, hero? Pwede. Yun ang nakikita kong pwede sana. Kaso bihira akong makita sa KP. Nagdudumba sa KP. Dawnbreaker. I think Dawnbreaker ni KP to. Nakikita ko siya nag-Dawnbreaker. Okay pang lane sa TA yan. Parang siguro inisip na lang nila nakuha tayo ng kahit pa paano may pang-counter tayo sa TA. So, ito yung mga unang hero ni KP lumabas. And kahit nung nasa Talon pa siya, ini-hero niya to. Medyo okay naman. So, ayan. Guys, parang nakakatakot yung lineup ng Talon dito. Nakakatakot yung lineup ng Talon. Parang pag, ang kulit-kulit ni Mikoto rito yata, no? Parang hindi, parang libre sa pack sobra. Tapos kung sakali mong magkamali sila, nandun yung Elder Titan eh. Aha. Diba? Siyempre, isa na lang gagawin ng Elder Titan na hindi nalalapit yan. Mag-i-stun na lang. Mag-i-stun na lang. Mag-stump lang yan. So, ayan na nga guys. Kompleto na ang ating lineup. Mag-uumpisa na ang ating Grand Finals dito ng BTS Pro Series Season 14. Bakbakan ng Talon and Fnatic. Best of 5 po ito. So, game 1 pa lang, mainit, guys. Ha? Mainit, game 1 pa lang. Sana may magpakapi sa atin na may kulay yung buhok. Oo, pwede. Ewan ko lang. Kasi... Isipin mo, pag gumabot ng game 5 to, kaya nga mauhaw tayo. Oo, alam mo naman, ang 747, paldong-paldong na ngayon. Oo, no, nga. Guys, sana, again, sana ha? Sa mga mga gustong mag-bet and supportahan ng inyong paboritong team, punta lang kayo sa 747. That live, no? That live. Uh-oh. Meron dyan QR mamaya. Ipo-post ng ating mga TD. Yun, no? Check nyo na yan. Scan. For question, PM lang din sa KuyaNic page. Scan nyo lang yan. Nakapausan nata. Sa iPhone yan. Baka na DCC. Baka wala. Baka nawala na naman ng kuryente. Huwag naman. Yun naman. GG tayo dyan. Ito na. Okay na. Tinuloy na. Panalo Fnatic. Pusta ko. May kukuha sa inyo. Org. Meron. Ay, teka. Meron dapat. Ang hirap. Well, muntik ka na doon, ha? Muntik ka na doon. Pero ikaw ba, Kimo? Ito, tanungan lang naman as a caster, hindi as a aloing, Kimo. Sa tingin mo ba, mag-i-stick tong lima na to, tapos kukunin ng isang org? Possible. Mataas yung chance.
Mataas yung chance. Okay, sige, kahit sabihin na natin ang pangit talaga ng performance nila. Pero siguro malaking factor din tong BTS na to. Mm. If ever sakaling ma-champion ng Fnatic tong BTS na to, di ba? Kahit na paano, madali-daling kunin ng mga org tong gantong team. Nagcha-champion eh. Mm-hmm. Di ba? Ako ha, asalo ha, hindi, as a caster po ha, hindi ko po, ay hindi pala asalo, as a caster po ha. Feeling ko, dapat yata mag-i-stick yung lima eh. Pero parang may maliligaw ng landas. May maliligaw ng landas eh. di ko lang po alam ha. Di ko lang alam. Baka lang naman. Baka lang naman guys. Pero ay, grabe ito yung mga chat natin dito. Eh siyempre KP, dati po siyang Talon, 'di ba? Jabs, dating Talon. Sabi nga ni Jabs kanina, doon sa lobby kasi 'di ba si March na dapat yung post 5. Nung walang kuryente si Jao. Sabi niya, "Kick DJ teams in para daw old TNC." Oo nga. 'Di ba? 'Di ba 'yun yung ano niya eh. Kick daw si DJ para daw ano eh. Tapos si Marcho isa para. Marcho isa. Ayun yung nakapag-champion ng ESL na TNC. Yun yung TNC na ESL eh. Natatandaan ko pa yun. Ko yun. Boss, alo, ilan maliligaw ng landas? Sa tingin ko lang, isa pa lang eh. Hindi, actually yung mga ganyan, it takes time eh. Parang, syempre, di pa sure. Di pa naman sure. Hindi, ako, sa tingin ko lang naman to ah. Sa tingin ko lang, talagang dapat mag-i-stick sila. Baka, sana mag-i-stick sila. Yeah. Hindi pa naman buo decision nung isa eh. Hindi, sa totoo lang kasi parang, kung isipin mo, time din talaga yung kailangan. Time yung kailangan ng mga team. Hindi naman basta-bastang, ay, nakita ko solid. Meron nga, nakita natin. Bido, sobrang solid, di ba? Pero, kulang pa sa time eh. Kaya hindi pa rin sila umusbong. Sana. Hinabas ko tuloy. Ako gusto ko talaga mag-stick tong lima na to kasi naniniwala naman ako malakas talaga sila. Nagkataon lang malas lang nung division 1. Hindi lang sila ready pa. Hindi pa lang sila ready. Medyo na late ng konti. Mm-mm. Pero ito nga guys, major player or major team, itong Talon versus sa may Fnatic no, nakalaban po sila sa Division 1 guys eh. Nanalo yung Fnatic doon. Surprisingly, 2-0. 'Di ba? Sila yung humatak dito sa Talon para magkaroon sila ng tiebreaker. Nung blacklist yun nga lang eh, nadali pa rin yung blacklist doon kaya qualify pa rin itong Talon. Pinasarap lang, kumbaga pinakaba lang. Pinaganda lang yung bracket. DJ sa Europe na, sabi rito. Hindi natin alam. Pero hindi rin malabo yan kasi last naman talaga ni DJ kung ibang team lang or ibang lahi. Kung meron kang C player na kukunin, pamunta international team, sila DJ yun. Sila DJ yun eh. Si Notel nga, tinanong last time dati, parang ang sabi niya, DJ, teams, yun yung mga nakikita niyang Armel. Yun yung mga nakikita niyang mga C players na pwedeng makuha ng European teams. Pero tatlo sa Talon, apat ba? Tatlo lang. Ay okay, dahil madadampot naman ni John Welto. Pero Gabi, naku po, pinagpapapak siya dito ng normal ah. Sayang yung Trent, kung naharap niya doon, mapapaskiwer pa ata si Gab ah. Malalagay niya ng ano yan, yung kanyang skill dito. So dito naman sa may mid lane, Mikota vs Chip Armel. Kumusta yung ano na to? Siyempre lamang ng konti yung pack dyan. Pero nakikita ko nakapag-farm lang din naman si Pango sa gantong matchup. Mm-hmm. Talagang mas madali lang yung kill threat sa'yo. Siyempre yung pack, madadodge nyo yung mga skill ni Pango eh. Diba? Pag tumalon naman yan, makikita mo naman eh, no? Eh yung pack, kung sakali mag-level 6, plus 1, ang daling pumatay. Mm-hmm. Shoutout pala kay Miss Jenica rito, ang commander ni ni Janwell. Buti nagkaroon ng kuryente sa kanila. Ay, oo. Ang lungkot naman yan, yung finals, tapos na-DQ kayo ng game mong kasi brown out. Napa-jogging tuloy si Janwell eh. Siguro, pawis-pawis pa yan nung nagkukumahog pa buksan yung PC, no? Siyempre. Nag-aanap na nga ng ano eh, ng tawag dito, ng PC or ng computer shop. Doon sa... O sa Kalima, no? Pampanga. Madalas yata talaga brown out dyan, no? Parang mayroong team din dyan eh, no? Yung boom, dati, di ba? Parang na-brown out hindi sila. Alam ko kasi parang iba yung, power source, electric source, parang yan. Hindi, yung, sa atin may Meralco, di ba? Yan, iba yung kanila. Dako. Sana umayos na. Shoutout po sa loob dito sa Taiwan, KZTV. Yan, shoutout sa inyo. Masyadong mga apport dito. Wala pa naman nangyayari and
Lain-tulain pa lang naman to eh. Baka nga 20 minutes pa before yung first blood na ito, katulad nung kahapon, pero mukhang hindi dahil ito si DJ. Ilan yun? 23 minutes? Oh. First blood? Oo, oh, grabe, grabe yun. First 10 kills, ilan din? Ngayon ko na lang ulit nakita si DJ ito ng ano, Rubik. Parang matagal-tagal ko nang tinayin ito si... Depos of the time kasi nakikita natin ano siya, laging puro to score, di ba? Tiny. Dalawang million explosive. But kaya di nila maisipan mag-generator since marami silang pera para brown out. Ba't di mo naisipang di mag-chat? Oo ka. Siguro sa bahay nila kasi nasa bahay sila. Grabe kaya mga yung bahay nyo ba may generator din? Kanya-kanya po muna silang bahay. Wala po silang, hindi po sila naka-bootcamp ngayon. And yun nga, base sa sinabi ng Fnatic is, mag-out na talaga sila sa Dota 2. Nag-announce na. Nag-announce na po mag-out sa Dota 2. Hindi po yung mga players ang tinanggal or yung staff or yung kung sino pa man, kundi yung mismong org ng Fnatic, hindi na sila magpapatuloy sa Dota 2. Magpo-focus na daw sila. Diba? Magpo-focus sila sa Valorant yata and League of Legends. Sana all. Diba? Dami naman nilang team. Looking for sponsor ng generator. Ayan tuloy. Si ano... Jenica. Madam Jenica. Sakit ng lineup ng Talon. Sana kayanin ng Fnatic. Kaya yan. Gabi? Pero si Gabi, delikado yata rito. Kakayanin niya bang mabuhay pa? Nice ito rin, grabe rin ito mag-Dota. Eh, no? Si Q, underrated post for player. Hindi lang masyado napapansin, pero feeling ko sobrang solid maglaro. As in, every time na napapanood ko, para siyang si ano eh, yung mga feeling ko mga poor na underrated yan. Si Q, si Dalul. Si Dalul. Okay, malakas din yun. Mga no? Grabe mag-poor. And dito na naman, 45 gagamitin dito, Gabi. Kailangan niya mag-ingat. Sinusulit talaga yung damage dito, no? And mukhang mahirap din talaga pumatay sa may top lane for Fnatic dito. Phoenix Genvel, din kasi Phoenix, yung katandem niya. Saka ano, Magnus talaga magka-farman lang sila dyan. And I think mukhang maaga-agang ang aalis sa may lane niya si Gabi, eh. Hindi, maganda lang dyan siguro. Dapat makasecure sila din agad ng stock. Ayun lang. Oo, sana makapag-stack dito si Janwell. Lalo na Phoenix naman siya. Nung nakaraan kasing nilaro nila yan, di ba? Grabe yung stack ni Janwell ata. Pag alis ni Gabi, panalo na si Gabi sa lane. Pag jungle, na-clear, apat na stack. Marami pa, no? Marami pang stack, no? Pero this time, mukhang ready rin si Q, eh. Kita mo, may wards kaagad sila doon sa may jungle. Alam nila na pwedeng yun yung maging fallback dito nitong si ano, ni Gabi. May vision na kaagad sila doon. And knowing na Phoenix naman yung support nila, is talagang makakapag-stack, makakapag-stack. Kaya inaayambiyos din eh. Pag inisip mo, nakita mo yung ginagawa ni Q. Grabe niya rin i-mirror talaga si Phoenix. Para alam niya rin yung gagawin. Meron si Janwell, mukhang delikado. Uy, hindi pala si Q pa. Ay, nagkamali yata ng snowball. Snowball? At madadali nga ba si Q? Naku, si Phoenix! Ayan na, nag-dive na si Phoenix dito. And first blood! Makukuha rito na itong si Janwell. Red, ano yan, ha? Galing pa sa pag-jogging and that first blood is brought to us by 747. Kung may mga katanong kayo, PM lang sa KuyaNic page. Pero si Mikoto nagkakatandyan sila dito ni Chief Armel. Walang mana! Si Chief Armel, siya yung madadali dun. Short ng konti lang. Hindi, gusto pa nga niya, sa totoo lang parang gusto niya pang patayin eh. Kasi iniisip niya kung may orb na ba. Parang hindi niya lang din natansya. Pwedeng pwede kung may mana eh, no? Shots buckle, normal. Nag-payship na eh. Oo. Kaso wala. Okay na rin yun. At least okay na yun. Solo kill naman yun eh. Pero okay lang kasi at least hindi first blood. Yung kasi masakit sa mid eh. Yung solo kill na first blood pa. First blood pa. Masakit yun. Mas masakit yun guys. Okay na yan. Okay na yan na naka-reset din ito si Chief Armel. Pero ayan yun nga lang. Level 6 na kasi ito si Mikoto. Yung plus 1. Na dito na plus 2 pa. 1 plus 2 plus equals 3. Pero dito si DJ. And mukhang patay pa rin si Chief Armel. Buhay pa! Oh! Ang ganda rin pagka-cashwash buckle niya doon. Nabuhay pa. Saka may raindrops din pala. In 6 minutes run, yun lang. Nakuha. Si Mikoto pa rin makakasecure niyan. Buti hindi nag-connect yung ista ni E.T. Parang yun yung pinakamagsaset sa kanya para mamatay. Oh, gugulong ba si Chief Armel? Mukhang hindi naman. And on the top lane naman, Gabi. Normal talaga siya ni Jabs dito. Ang sakit. Sinusulit talaga dito ni Jabs, oh. Eh, nandiyan na rin yung Taskar. Alam nila na wala dito yung support. At si Gabi, dadive in ba nila? Let's see. Ito na si Q. Maghahanap. Pero nasa may kabila yung kanya kay Shard. Hindi nila nakita si Gabi. Nagpapanggap na puno. I mean, prutas. I mean, basta.
Kaya pag nalaglag, lumalabas yung mga. Marami ka talaga, no, no. Pero ito na, nakakain, ako nagpakita pa. Ito na, Gabi shoot si Mikoto. Ito na Snowball. Gabi Delicado. Gabi mamatay. And that rotation coming from Mikoto. Sobrang sulit, ha? May tao pa sa gitna. Nasulit pa dahil meron ding tier 1 tower na kasama doon. Ang bilis talaga lagi ng Talon sa gantong move. Ako, tonto ako pag nakikita ako maglaro to si Mikoto sa mid. Parang, sabi ko nga, may pattern na to eh. Mm-hmm. 7 to 10 minutes, wala lagi sa lane yun eh. Basta nakakuha ng rune. Oh. Kahit nga hindi, minsan eh. Nag-rotate talaga. Iba talaga kasi yung iba rin kasi talaga yung ano niya eh. Kasi ka, di ba, sila rin yung nakikita natin na si Savage, nagpa-farm bigla sa mid. Saka sakto rin yata kasi talaga. Oy? Yung mga 6 minutes naman, wala yung mga words eh, di ba? Ispat ata ni Pango to ah. Kaso, mag-i-stopple yata. Hindi, ang ganda for Fnatic. I mean, kay Armel. Pero malalaman nila na warded doon kasi nanonormal siya ng tower eh. Pining na, pining na. Pero ito si KP, hindi natin napapansin kanina pa. Ay, wala rin pala. Parang reform din pala dito si ano, si Savage. But reform din naman si KP. Naka-farm din, naka-farm wala pa lang din yung tempo na siyempre magkakaroon ng teamfight sa ibang lane tapos makapag-ulti siya. Speaking of tempo, ano yung inihintay rito na power spike ng Fnatic? Diffusal siguro ni Pangolier or kahit pa paano. Layo pa yata dahil mag-ano siya oh. Hindi, kahit pa paano, farm din yung lineup nila eh. Parang siguro kahit magka-dagger lang yung Magnus. Magnus dagger. Mm. Pero si KP, binabanata siya rito. Kill. Masusolo kill pa yata. Aray ko, Seb. Nasolo kill. Itong si KP rito. Itong si 23 Savage. Oh my God, may farm na, may kill pa. And nakita pa yung stack nila rito. And Chip Armel. Pati si DJ. Pwede mag-try. Eto, makikita nila si Q. Madadali ba nila? Gugulong ba? Kapasama yung shard ng Rubik dito, pero takot sila, takot sila. Oo, alam nila na pwedeng mag-backup doon. Etong si Mikoto. Ayan na nga, nagawan pa nga sila dito ng stack. On the top lane naman, may binabanata sila dito si Jabs. Ang madadali. Na-ultihan. Na-arpihan. Sabay nag-ulti rin doon. Etong si Dawnbreaker. Shoutout nga pala kay, ano dyan, Eric. Mm. Ang daling i-execute nun, ha? Ang sobrang smooth, parang mamaya nga naman kung may mahuhuli ng RP automatic, no? May plus 1 na Superman eh. Ayun ang maganda doon. Pero oo, mahuhuli ba nila dito si Chief Armel? Hindi, sa may kabila si DJ na istobulan na and 23 Savage getting that kill. Okay, ang ganda nung skewer dito, wala nga lang RP pero okay lang daw. Dahil nandyan yung gulong-gulong technique dito ni Chief Armel. Kaso yung... Napatulog sila! Oh my God! Naku. The counter coming from ET8. Mukhang mamatay pa rin naman. Ito si 23 Savage pero Chief Armel yung mayung kapalit niya. And Oli! Tutumba na rin. Gabi lumalabang oy, pa. Ay, mamatay na si Jabs. Jabs, Delegado, kakabuhay mo lang. Namatay ka na naman. And mukhang makakalingos pa yata si Gabi rito. Baka sir, buhay pa! Si Kai! No, dahil nadali siya ron ito si Mikoto pero hindi siya pinatakas dito. Apat yung patay sa side ng Talon. Orly mayata yun. Si Q, kakabuhay lang din ito. Na-wipe out sila doon sa totoo lang. Oo, pero napabuyback si DJ doon ha. Na kailangan niyang gawin eh kasi sobrang nag-commit na yung kalaban. Nagsiksikan na kayo doon sa loob ng puno ng area ng kalaban eh. Kaya pwede ka na magbabak. Palaban din talaga yung Talon doon. Walang RP, walang ultimate si Dawnbreaker. Nagpaisa-isa rin yung dating nila eh. Oo. Buti nga, parang na-prolong ni DJ. Isipin mo kaya napunta rin sa ganung state, na-prolong ni DJ yung laban eh. Napunta siya sa sulok eh. Sobrang talagang dinulo niya yung sarili niya ron eh. No? Pinakomit niya na pinakomit itong Talon. Pero pumaboro rin para sa kanila. Kasi kahit pa paano, yung NP, dalawang beses namatay dun sa senaryo na yun. Namatay sa top, tapos tumipi sa baba, namatay na naman, di ba? Alam naman natin si Jabs, medyo greeding... Postre din to eh. Laging nagpa-farm din to eh. Nagpapayaman, no? Oo. Pero again, tatlong core na naman dito ng Talon yung mayaman, ha? So, kailangan numabal dito ng Fnatic in terms of farm. And KP. Ito na, gagalaw sila rito. Si Oli. Ah, kanilang pupuntiryahin. Ang tanong, madadali ba? Mapupunta sa ilalim. Grabe yung kanyang positioning doon. Pero patay pa rin yata. Medyo mabilis yung kanyang movement speed. Nagpa-stun. Tinamaan yung dalawa. And makakataka si Oli. Hindi. Ito na, Swashbuckle. Saan ka tatakbo? Pero on bottom lane naman. KP. Yung madadali rito, uy, nag-TP pa rito si Jao. Kaya gagamitin sa kanyang coil and Janwell. Itlog, hindi na kanya, hindi niya nagagamitin niya. Mamamatay siya kung i-commit niya. Wala rin siyang fire spirit para makancel out yung mga attack speed. Best of 5 po ito, guys. Grand finals ng ating BTS Pro Series. 16K USD ang iuwi
nung magcha-champion, pero ito may smoke na naman. Hindi naman nalalayo yung laban. Talon. Parang isipin mo, 8-9 pa lang. Yung to kay Gold Lead niya, kasi alam natin talaga nanalo ng lane tong Talon eh. Diba? Parang like, malaking factor yung na-solo kill si Pango, kaya umangat yung network ng pack. Sa baba rin, namatay din ng solo si Dawnbreaker, diba? Yan lang yan, yan lang yung network na yan eh. And siguro pati yung tower. Lamang sa tower, sobra yung Talon eh. Dalawang tower na yung natitake nila eh. May na-clear bang stock si Gabi? Parang biglang tumaas yung niya, siguro, network niya, no? Siguro. Kanina pa siya nagpapaikot-ikot doon sa jungle eh. Kaya nga eh. Pero ngayon, no? Parang nakakasabay na rin siya. And hindi naman nalalayo, sa totoo lang. Ang bilis naman talaga din mag-form ng isang Magnus eh. And going for Blink Dagger nga, si Gabi rito. Talon yan pag naka-eco saver. Oo, Edgy Parmel, nadalin sa may bottom lane. Ako nabit ata sila dito. Sumama pa. Mukhang delikado rin siya. Nadamay, plus one. Napasama talaga. Ayan na nga, double kill. At nasama na rin si Jao dito. Another coil, kinumit sa kanya ni Mikoto. And DJ, delikado rin. Naku po, eto na yun. Yung Fnatic, kilala ka lang natin. Pero pwede yata ito, RB! Ngayon lang, sa isa lang tumama. And Mikoto, buhay pa. Damay pa yata nga. Itong si Gabi, Aray Kusev. Nagpaisa-isa sila ron na medyo lang gigigil dahil may mga pulahan. Baabutan ba? 7 seconds? Medyo mabilis si Magnus. 5, 1 more right click. Ay, buhay! Nabuhay pa. Sulit. Pwede na. Oo. Nabuhay naman eh. Pero parang hindi sobrang pabor sa kanila. Isipin mo walang TA dun eh. Kung galing sa lima sila dun eh. Oo, siguro kung napatay yung pakto ng saya sana ni Gabi, no? Kundi kung nasama sa RP, di ba? Nadudge eh. Nadudge yung skewer eh. See? Biglang naging 12k yung, ay naging 4k bigla yung gold lead nila doon. Wala, kanina pa yung ano, yung TA nandun na sa may, kasi, nagpa-farm lang sa kasi, may neutral no? Lang, oh. And Chiparmel going for the Fusal Blade. Ito yung nahanap nating item kanina pa sa kanya. Kailangan niya kasi, like, sobrang dami nagbe-benefit doon sa mana. Like, ET, Tuskar, diba TA yan yung mga pagka walang mana, wala namang kwenta yung mga walang heroes. Gagawin. Uy, pero ito na, nakakuha na rin ang stock si Gabi dito. Ang bilis niyan, ang bilis yung umuha ng stock niyan. Mili kang, para kang, ayun yung miling flash farmer din talaga. Makita mo, nahabol niya agad yung network ni Pac dahil lang doon. Oh. Pakalawa na siya agad sa network. Ito yung gusto kong ginagawa ni DJ. Pag kumuha siya ng skill na ganyan, magkukuha na ng isang lane niyan dapat. No? Sobrang yung mayaman. Ikaw na yung magde-defend ng tower. Grabe naman din kasi siya. Yung range niyan eh. Parang isipin mo, orb pati fade vault. Oo nga eh. Auto-clear yan, auto-clear. Tapos, KP. Nag-sustain item si KP rito, ha? Buti naman, no? Hindi yung mga... Double bracer, dagger. Nung nakaraan, double ano siya dito, eh. Double bracer. Sabay yung nag-BKB Deso. Ngayon, nag-ano siya dyan, Guardian Creeps. Eh, yung mga gusto kong player. Favorito kong ano yan. Inisip ko nga kung may... Player. Inisip ko nga kung may magbe-bessel dito sa side ng tayo. Kasi pag inisip mo, puro heal to, eh. Pwede, Phoenix, no? Merong Dawnbreaker. Sa meta ngayon kasi hindi na gumagana yun eh. Saka si Jab, salam mo naman. Dapat siya yata yung mag-vessel kung talagang may mag-vessel sa kanila. Kaso alam naman natin yan eh. Eh, alam mo naman. Na nag-vessel siya kapag kakotol, okay? Pero si NP siguro malabo. Kasi malabo. NP hindi, no? Hindi siya nag-vessel dito, guys. Pero yan na, deso na yung TA. Alo, kumukuha na sila ng Roshan dito. Pero lalaban. Lalaban sila rito. Naka-smoke ngayon ng Fnatic. Maispata nila din si KP. Kinasal out nila yung Roshan. Pero okay lang daw. Ayan, lalabas yung Roshan dyan. Hindi po katulad ng ibang laro yan na nagre-reset yung buhay. Ganun pa rin yung buhay niyan. Pag lumabas, no? Pag lumabas, oo. Pero tingnan natin, dahil Talon eh, umisi lang muna. Huwag muna natin madaliin. Hindi naman kailangan natin yung Roshan eh. Pwede naman kita tayo umisi mo, auto-smoke sila, tapos naghanap na sila ng kill. Napunta sila sa baba. Kasi iniisip nila na pwede sana. Kaso dito sa may gitna, naiwas si 23 Savage. Ang bonito kong player. 13k MMR ka pala, parang di ka nag-grade 2. Yari ka, boss. And only yung next target dito. Medyo malayo pa yung pack, ha? Ayan na yata. Dumating na. Pero wala na silang carry dito. Paso, nakupo, nakadidi yung pack dito, mga sir. Kailangan mag-ingat, Q. Hindi, nakakasuntukan. Dito ka sa likod, Jabs! Mayayari po siya dyan, pero makapulahan itong Fnatic. And double kill para kay Mikoto. Ito na sinasabi natin yung kulit ng pack. Walang humuhuli sa kanya. Next target will be ito si Chiparmel. Tutumpa na rin triple kill. Mukhang mag-ano yata ito, ah. Rampage yata ito si Mikoto, ha? Pero hindi, TP out na para dito kay KPNG. Okay. Janwell, nakaligtas na rin. Wala talaga pang huli din sa back.
Eh, ang sama rin ng landing ni NP ata. Doon na sobrahan ata ng lalandi niyan si Nature's Prophet. Kasi kung parang doon siya sa position ni Pak nag-TP, iba yung scenario eh. Parang pwede nilang maubos yung kalaban eh. Mm-hmm. Pero eto na yung time naman for Talon na mag-Roshan. Walang RP, walang egg. Eh, nakita mo naman kasi kung paano patayin yung TA talaga. Kinumit lahat eh. Kumugulong, in-RP, nag-egg, nag-ulti si Dawnbreaker. Mm-hmm. And kita rito si Chiparmel, guys. Tingnan natin makakaabot ba sila. Kalahati na buhay dito ng Roshan. KP nandito na rin. Ito magta-try sila dito mga sir. Pwede naman yata gugulo si Chip Armel. Ito na nga, yung TA na sa may loob. Balikan mo, Chip Armel. Ang galing mag-drive, guys. Parang nag-pixel sa LTO lang. Ha? Patay na naman si 23 Savage. Dalawang peso namang namamatay. Sunod. Kaso pero ito si KP. Kailangan niya mag-ingat. Pero masustay naman daw. Ultimate dito ni Oli. Si LTO na anong skewer na kidnap ito si Jabs. Mikoto na lang talaga ang problema. Pero wala na tayong pakialam dyan. Wala na yata siyang skill. Pulado-pulado si Roshan, ano ah? Oh, gumahabol pa yung pack. Mamaya ka sa amin. Op. Pero uy, lalabot pa yata si KP dito. Pulado-pulado. Nilalayo niya lang si Roshan. Para dito sa may Roshan, makapag-Roshan sila dito. Pero si Q, nakaabang. Buti ka na maaga. Buti na lang Ace of the Immortal. Mapupunta dito kay Gabi. And bumalik na naman yung pack. Papatay niya rito. Itong si KP. Pero Q yung naging kapalit noon. And 70-17 yung score natin. That Roshan kill. Is brought to us by Vortex Aegis na kay panalo, Gabi. Panalo yung Fnatic. Panalo. Kasi, isipin mo, alam naman natin lahat nga na yung Aegis is power spike ni Templar Assassin. Oo. Pero sobrang nabosin siya dun eh. Parang napakalupit eh. Na feeling ko, minadali niya. Minadali niya na dapat lumabas siya eh. Nung nag-fire spirit na eh. Diba? Lumabas yung apat. Pero siya. Siya iwan mag-isa. Naiwan mag-isa dun. Kala ko ahabulin ni Chibarmel yung apat. Pero biglang niliko yung... Bakit kaya karabi magpango si Chibarmel? No? Kala ko tatama eh. Pero kinano no? Yung, na LTO yung Gaming. Drive, na LTO Gaming, guys. Sabi nga, magta-take ba ako ng exam dyan? Boss, hindi mo na kailangan mag-take ng exam. Happy. Parang picture. Oo. Di mo na kailangan mag-take ng exam. Inikot-ikot ni Chip Armel yung manibela. Kasi nakita rin nga nila, nagka-info sila kahit papano. Na, nakita nila, uy, sobrang pulado na nung Roshan, mag-ano na tayo. Mm-hmm. Mag-commit tayo dun sa loob. Saka, kaya, ang ganda rin ng ginawa ni KB, binulas niya yung pack, no? Nilayo niya na nga agad. Eh. Parang kahit mamatay siya dun, worth it na yun. Oo. Oo, nakikita natin, may communication na maganda yung Fnatic ngayon dito. Pero master kill para... Ay, Mikoto. Alam naman natin talaga pagkain ni Pak yan si Phoenix eh. Ako, naniniwala ako mamaya tanggal yung kulit niyan sa may Rubik ni, ano, ni DJ. Pag naiangat yung pack na yan, may kalalagyan yan. Okay, nakashare na si DJ, makukopya yung Psionic Trap. Ayun ang pinakamagandang mangyari. Sobrang basic mang ano na. Madaling kunin yan. Madaling kunin. Alam pa ba mga pwede niyang kunin? Silence din yung ni Pak mismo. Oo, silence ni Pak. Yun naman yun eh. Sino ba pwede mag-hex sa side ng Fnatic? Ang guwaba. Kaso, gusto mo nung mga ano yan eh. Siyempre yung Dawnbreaker, okay naka-grips yan, pero mag-a-adjust naman ng item. Ano yan. To? Naka-void stone yung isang item. Okay, Orchid. Ayan yung panghuli nila. Naka-ano na, Orchid na. Orchid si Gabi rito. Talagang may plano siyang patayin yung pack. Sabagay kasi may streak alo eh. Mm-hmm. Parang isipin mo worth it naman yun kung sakali yung Orchid na-upgrade din naman kasi yan eh. Oo, doon naman di papunta yan talaga yung Bloodthorn, di ba? Sobrang sulit na item eh. Yun dati eh, parang, Orchid na nga. Parang hassle pag binili mo kasi nga... Walang patutunguan. Tapos iba pa yung component. Iba yung component. Ayun, ang ganda eh. Parang damage lang din talaga yung Bloodthorn. Mm-hmm. Eh, ibang nga talaga nagba-Bloodthorn third item eh. Nakita sa ward si Tropa. Kita-kita ba? Umikot na. Ayan, nanalip na naman si 23 Savage na naman dito. Mga sir, wala naman po siya magawa. 13K MMR. Mm-hmm. Ayun. Pa yung kanyang BKB doon. Parang 100 gold away. Konti na lang. Ina-hold up eh, no? Yeah. Ang ganda rin kasi ng vision doon ng Fnatic. Kita mo, meron silang vision sa may jungle eh. Kaya talagang nakita na nila agad si Savage. Alam na nila kung saan sila papunta doon sa smoke nila. Mm-hmm. Nabete rin Gabi yung... Yung sa Orchid, wala, nabuo naman na eh, okay na yun. Kahit nabenda. Mayaman naman daw, mayaman. Oy! Nag-DP rito si Jabs! Ay, nag-BKB! In-RP sa mukha! Oh my God, Jabs! Ano ginagawa mo? May TP ba siya? Hindi niyo kaya mag-TP out. Mamamatay siya dyan ng Gabi. Isa-isa, killing streak. Ang alam ko magka-farm lang siya dun eh. Hindi niya, wala siyang vision. Wala niya siguro. Nakita niya kasi yung Phoenix eh. Nakita niya yung Phoenix. Gusto niya talaga patayin? Napa-ulti nga agad si Jow eh.
Kaso disaster ata to para sa Talon na hindi na sila yung hindi makalabas ngayon. Oo, pero wala masyado mana reach KP, yun nga lang mahuhuli naman si DJ sa may bandang gitna. Coil ginamit na, tukil lang yung Rubik dito at mukhang magkakaroon pa yata ng trade dahil nandito na yung the rest of Fnatic. NQ will fall also. Alo, ayun, nakikita mo yung mga trap na yan. Trap ni DJ yan. Oo nga eh, kulay green eh. Kulay green eh. Nakashard ba siya? Yun ang hindi ko lang alam. Hindi ko na-check eh. Ito, Emma. Uy, nakapag-tagger out. Posit naman si Mikoto na to. Mga orchid sana, no? Mga orchid yun eh. Nakita ko na eh. Iniklik na ni, ano eh. Gabi. Ni Gabi. Nag-download niya siya ng auto-clicker. Para maklik lang yung, maklik lang yung ano. Hindi sa Dota naman mabilis yan, yung parang one click away lang. Dati kasi, di ba, sa mga Garena, kailangan mo auto-clicker. Ngayon, hindi na eh. Sila, may quickest na yung mga yan eh. May quickest na sa Dota to eh. Oh, kung naabutan nyo yung auto-clicker, guys, mag-asawa na kayo. Hindi, yung mga umabot dyan, may mga anak na yan. May mga anak. Kaya nga eh, kung mga wala pa. Naku po, naglulumot na yan. Baka may mga... May rap-rap ng bubuhuyan. Gumawa na kayo, ha? Mga Garena boys. Yeah, alam ko may mga tambay sa Garena diyan eh. Anong server ba kay tambay dati ng Garena? Yan. Ako sa Channel 2 ako eh. Channel 2 ka? Pilipin ako, yung room 2. PDR9 ako eh, PDR9. Tsaka iChill, yan. Abangan nyo guys, babalik din daw, Mineskis. Download nyo na rin guys. Yan. Sa Garena meron din yun. Tapos pupunta ka sa Mineski.net, nakukunin mo yung password ng Mineski Grounds na ano, Garena. Favorite ko nakikita doon dati. Ang iba. Favorite ko nakikita dati doon si ano eh. Si TryQ eh. Si TryQ. Kasi iba yung pangalan niya eh. Kulay Violet eh. Kaya lagi mo pagka-admin ka, yan. Pero okay. Si Rubik dito, meron ng Etherlands. Ito na yung kanilang mga item. Ayun no. Uy, KP, nag-ano siya, Heaven's Albert. Good siya, kasi parang puro carry. Puro carry yung kalaban Ang ganda nung ano, no, nung mga itemization nila ngayon dito, on point, no? Nagkaka-teamplay na nga kasi. Kaya nga eh, parang dati ewan ko ha, pero ngayon, ang gaganda na ng mga item choice nila. Sabi niya, ako sasagot sa buyback, sabi ni Gabi, ako mag-orchid, ikaw doon sa dalawang, ano, right click. Wala na sila halos problema ngayon dito. Kumbaga sinasagot ang lahat nila ng problema. Tsaka maganda niya kasi dagdag disarm yun. Especially may panggo ka ng kakampre and may Heaven's Albert pa. Pag talagang na-disarm ka, kakatamad eh. Siyempre yung NP pati TA, isa lang naman gagawin yan eh. Diba? Oh, pero may narinig akong BKB. And sa tingin ko doon sa may NP yun, tinahanap din ng ating ano. Hindi na nakita si NP. Ayan, yun, nagpa-BKB si NP. May BKB na rin si Gabi dito. Dinisassemble niya yung kanyang... Eko Saber. And syempre, pabuhuyan, Blood Thorn. Ganda, ang ganda ng itemization. Pag inisip mo, sobrang sulit. And let's see. Uy, medyo malapit yata si 23 sabog dito, ha? Pero naispatan nila si Gabi doon sa may trap. Binibit! Oh my God! Pero BKB, pa-out yata. DJ, na silence. Tingnan natin, pa-out dito yung Fnatic. Naku po, hindi pa makakaitlog dito yung Phoenix. Na silence po siya. Kailangan mag-out. Napatulog pa. Na silence again. And patay. Doon si Janwell. Lucky sila sa vision doon. Na over-positioning ata sila doon. Kasi parang, syempre, area na ng Talon yun. Ito, spotted pa si KP rito. Nagahabol ngayon. Etong Talon and KP, kailangan niya mag-out na Yules pa. Makakapag-out pa rin naman yata, pero hindi. Nandiyan yung snowball. Ito si Q. Ultimate coming from Oli. Kinain siya ng lupa. And ultimate, makakatakas pa yata. Ayun na nga. Nabuhay pa. Swerte niya rin eh. Nag-miss yung meld eh. May miss chance kasi yung ano eh. Heaven's Albert. Baka buenas mo nga doon. Nagulat nga ako, nabuhay siya nung pag-angat niya. Before pa lang siya umangat, nag-build na eh. Grabe item, naman. Itemization. Itemization, no? Sulit. Ganun dapat. Ganun dapat. Double pressure dagger. Buti na lang, no? Buti na lang, nagbago na. Ayun, kilalanin nyo ang 13K MMR. Mag-create to muna kayo, Fnatic. Ayun, ako, nag-alit na dito si Bass Daily, oh. Idol niya si ano, si 23 Savage, no? Idol niya. Bait naman kasi yan, eh. Oo. Ito ha, mayroon ng Bloodthorn si Gabi. Pwede na sila mag-smoke, no? Mag-aaganim si Dawnbreaker. Hindi, parang siguro pili ko medyo magiging Lilo yan. Kasi palabas na naman yung Roshan eh. Magiging doon na naman yung laban nitong game na to eh. Ito na nga. 4 seconds, maubuhay na yung Roshan, guys. Pero sa totoo lang, parang dapat every time may ulti yung Fnatic, sila yung lumalaban. Sila yung lumalaban, totoo.
Kasi ito naman sa Talon, wala namang hinihintay. Wala hinihintay. Lang. Mm-hmm. Eh, yung Fnatic, sila yung hinihintay kasi once na up yung RP, up yung Phoenix Egg, pwede silang lumaban ng lumaban. Oh. Mas confident silang lumaban ng gano'n. Pero mas okay din na nayari sila kanina dahil ngayon, kompleto naman yung ano nila, skills nila. Eh, kung nanalo nga sila kanina sa clash na yun, wala naman silang skills ngayon para i-contest ng Roshan. Parang delikado rin yata sila nun. And, NP? Okay, siya yung mag-AC. Yun talaga yung build niya, kasi no? Kasi nga, carry yung talaga lagi yung talaga si Jobs, eh. Pag inisip mo, ilan na naman silang core dito. Tatlong core na naman dito yan. Mm-hmm. Yung pack, okay. Pag sa late game, umabot ng late game, yung makulit na pack na talaga. Tapos ang daming shoutput yan, nagiging core yan, eh. Oo, yung nakaka-bad trip na pack, no? Mm-hmm. Pero sabi dito ni Boss Marco Capuno, pa-shoutout naman sa asawa ko, pakisabi, wag na siya magali sa akin, nanonood lang ako ng Dota saglit. Bigyan ko siya budget mamaya. Dapat kasi inuna mo yung budget ibigay. Budget muna kasi. Oo, bago ka no, Dota. Kailangan suhol muna before sarap. Oy, pero yare. Ay, nahuli. Agada, aganda. Wala na talagang way yung Taskar. Makapag-snowball pa doon with the blood turn. Eh, kita mo naman kasi yung vision ng Fnatic. Sobrang dami. Yung trap, sinulit din ni DJ. Ang dami niya. Nilapag muna siguro lahat eh, no? Lahat ng trap ko, ilapag ko na, ha? Kahit kasi mawala yung trap, rescue mo. Basta nakatarim na yan. Ayan na! Na RP! And na blood turn! Patay si 23 Savage! Grabe kayang iwanin, 13K MMR! Wala siya kasi. Yung blood turn kasi, talaga! Dagger ata yung kailangan niya dito pero hindi naka-dagger kasi 23 Savage. Isang RP lang nakita mo naman ng BKB RP. Pag nagpakita siya no, sure i-RP na siya ni ano. Kasi Gabi ganyan talaga maglaro ng mga gusto nung nakarampa nakita natin na parang never nag-hesitate ito ng mga RP na isang RP isa oh. Okay na. Ano maganda pa diyan? 5 seconds sa labas ni Roshan. Shoutout pala kay Juice dito na nagpapa-shoutout ang apat na araw bumaon. Nagbakasyon? I mean, bumaon sa ilalim ng dagat. Bumaon sa koron. Oo, bumaon sa koron. Bumaon sa koron. Bumaon sa ilalim ng dagat kasi sumisid, I mean, yan. Sumisid sa beach. Mm. Yeah. Uy, pero hindi sila mag-Roshan? Hindi nila afford datalo. Aray. Kita naman nila, may trap din sila sa loob eh. Okay. Gusto sana nilang ulihin si ano eh, si NP. Ako kanina ko pa iniisip na magro-roshan sila dahil napitas nila si 23 pero mukhang iba yung kanilang take doon eh. Oh my. So let's see. Tignan natin. Ito, spotted din naman. Hindi nila abot yung words ni DJ. Yung trap ni DJ. So, ayun oh, sakto-sakto yung trap ni DJ oh. Hindi talaga abot oh. Okay, spotted sila dyan. Maganda yung commercial pa yung masasahin ni Tuskar. Masasahin ni Tuskar dyan. Alam dito na Fnatic. Akala dito ng Talon, wala silang vision dyan. Oh my God! They know! And, eto na! Yung bakbakan natin! Wala pang RP alo! Oh my shard! Oop! Kumulong na si Kiparbe pero nagbigay bigaga din si 23 Savage. Talaga gusto niya yung Roshan kunin. Pero pwede yata siya. Walang si RP! Walang RP! In ages! 23 Savage! Siya yung makakuha dito pero kalahati ang kanyang buhay kagad dito. Yung unang mamatay! And 23 Savage! Okay! Nanigate na kagad dito! Yung RP na yan! Wala pang RP! Meron na. RP mo na kaya. Ayaw pa i-RP dito. No need to action lang daw. Okay na. And ayun na yung RP sa likuran. Pero may AUD sa itong pack. Makukuha naman yung coil. Coil, gamitin mo na. Hindi na matay. Namatay pero hindi lumalaban. Pero lumalaban niya. Dumadamage dito. Itong side ng Talon. Kailangan mag-backup muna. Okay. Agahabol yung Talon. Sinapak na dito. Ito si KP. Pero hindi. Palaban yan. Q delegado. Matadive back yata ito mga sir. Mukhang mamamatay nga. Uy, nakapag-snowball pa, na-sprout pa, pero eto na yung vlog ni Janwell. Naku po, mapawis-pawis yan. Butikan na, sayang lang. Pero okay lang dahil patay pa rin naman itong si Jabs. Si Pak, bumabalik-balik pa, alo ha. Ang kulit talaga nito, Pak, oh. Blood-torn mo nga yan. Kanina ka pa, Mikor. Ay, nakapag-dagger. Cool down yung blood-torn. Nakapag-dagger, oh. Doon naman, nakakainis naman ito si Mikor. Ang dami niya pang save sa sarili. May Yules, may Aeon Disc. Kita mo naman yung item niya, eh. Hex na kaya tayo, no? Hex, Abyssal. Nullifier, tama mo na. Yan, oo, Nullifier. Pwede yata, Nullifier si, no? Si Gabi, no? May blood turn naman siya. Nakakagigil to si Mikoto, ah. Isipin mo nga, beyond godlike siya dito. Talagang siya yung nag-overperform para dito sa Talon. Oo, 12-1 eh, oh. 12-1 and 12-4 Mikoto, guys. Mm-hmm. Talagang binubuhat niya rito yung Talon. Kanina ka pa, ha? Kasi saka yung pack niya, no, alam niya na kailangan niyang kulitan. Kaya ganito yung mga item choice niya. Yung ibang sobrang mataas yung ego na magpa-player. Oh, hindi magaganyan eh.
Hindi mag-EA yung this na port item yun eh. Hindi, para kasi siyempre, ikaw yung may streak eh. Nakatakot kasi mamatay kapag kaganyan. Kasi minun pag namatay ka, mga plus 2k, 3k agad sa kalaban yan eh. So kailangan, siyempre, ikaw yung nakaka-streak, i-protect mo rin yung sarili mo. Oo. Oh, actually, ano yun, ang galing niya doon. Ang galing ni Mikoto sa mga pag-item niya rito. Saka, hindi siya... Uy, may aganims yung iti. Ha! Elder Tito. Grabe naman to. Napanood ko to, parang nung nakaraan, gumawa na ano to, nakapag-AC pa yung Elder Tito nito. Oo, yan yung merong ano eh, no? Spell immunity sa mga tatamaan ng kanyang... Plus 2 seconds, parang libreng BKB. Libreng BKB, kung 5, 10 seconds. Mm. Grabe naman. Eventually naman, halos natata ng hero, natatamaan mo talaga pagka teamfight eh. So kahit mga tatlo, apat, sulit. Pwede na, na diba? Yun, sulit na yun. Oh. Libre naman yan. Oo, man. Pero naglaylo sila. Oh, at least yung Aegis nabasag din naman. Wala namang grabbing nangyari. Kita mo yung gold lead pa rin nasa Fnatic, alo? So tingnan na lang natin kung may mapipitas ba ito. Naka-smoke, naka-smoke ka na guys. Ito na nga, tingnan natin. Keep Armelio medyo bandang gilid. Naispatan niya yung pack. Pero... Oh, teams, tako po, makikita si Keep Armel, blind dyan. Umangat pa rin si Keep Armel. Pero inarmi na ako yung dalawa! Sinapian ni Arise itong si Gabi. Kaso yun nga lang, nakapag-out pa rin yung dalawa core. Pero naiwan na yung TA. TA, na-stop.